Houd. Houd. Ibig sabihin nun, pause up mga tropa peeps. Pause up. Pause up. Pause up mga tropa peeps. Pause up. Nagbabalik si Sangre Akiya. Malamang nabalitaan nyo na kung ano ang nangyari kay Akiya. Siya ay nagkaroon ng bukol at nag-surgery. Medyo okay naman, but lumabas dun sa biopsy na siya ay may cancer. Natanggal yung mga bukol, but there's a big possibility na magkaroon ulit siya ng mga bukol due to cancer. Bakit namin sinasabi to? Bakit? Bakit? Ha! Kasi related dito yung topic natin today. Pag-uusapan natin kung gaano ba kagastos mag-alaga ng aso. Magastos ka ba? Hindi naman yata magastos eh. Butas bulsa ni daddy sa'yo, di ba? So sa first year ni Akiya, ito ang gastos niya. Tandaan nyo guys, kay Akiya pa lang to. And ito ang kinalabasan in one year. I-multiply kaya natin to na 10 taon na si Akiya, no? Wala pa dito ito. Wala pa yung aircon, yung mga accessories mo sa katawan. Buti nga yung gabay, hindi ko na binibenta sa'yo yung gabay. Ano nga ba ang gabay? Ang gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking website www.lestreszapanta.com/shop. Madami sa inyo probably ang nakapag-acquire ng aso. Meron tayong mga bumibili ng aso. Meron din naman mga nag-adopt, which is good because wala masyadong gastos sa pag-acquire. Hindi ibig sabihin nun na wala ka ng gastos. Tama. Yung buong buhay ng pag-aalaga mo ng aso, may kaukulang gastos yan. Ano ba ang mga yon? May nag-message sa akin na yung aso daw nila ay may sakit. Late na namin nabasa. Siguro after 2-3 days na. Tapos biglang makakabasa. Sinisi mo sa akin yung pagkamatay ng aso mo dahil hindi ako nakareply. Medyo sumama yung loob ko doon because it doesn't necessarily mean na I'm always accessible. Hindi naman po Facebook lang yung buhay ko. Limbawa niya, may pinagdadaanan din si Akiya. Wala kayong pera. Tapos nagkasakit yung aso mo. I don't have the right to tell you what to do with your dog's medical condition because I'm not a vet. I'm a dog behavior expert. Yes, I might know a lot of things about medical conditions ng aso, behaviors ng aso, but it doesn't give me the license to cure your dog. Tapos, ang matindi doon, online pa. Hindi mo nga makita yung aso. Madaming nagkakasakit yung aso, nagtatanong online, di ba? Sila nagsiself-diagnose. Tapos nagsiself-medicate. Okay sana kung gumaling. And that's good. But hindi lahat ng kaso ganun. Meron din akong natanggap na mensahe na nagtanong siya online. Ito yung sinabi nung isang tao, sinunod naman niya. Lalong napalala yung aso niya. Para naman dun sa mga sumasagot, please, kung hindi po kayo veterinaryo, huwag po kayong magmagaling. Halimbawa, nakita mo nang may sobrang mali dun sa aso mo, takbo mo sa vet. They know better than you and than me. Because that's their profession. Pinag-aralan nila yan. Kaya naman, kapag nagme-message po kayo sa The Pinoy Dog Whisperer tungkol sa health ng aso nyo, ang matatanggap nyo lang na sagot sa amin ay, bring your dog to the vet. Because it's dumb if you do, dumb if you don't. Diba? Binigyan ko kayo ng payo and may nangyaring masama dun sa aso nyo, sagot ko. Kung hindi ko naman kayo sagutin, nagagalit naman kayo sa akin. Saan tayo lulugar sa ganung sitwasyon? Kaya ang pinakamaganda, kaya ako rin ginawa itong video na to para educate yung mga tao, mainly na kapag nag-alaga ka ng aso, may karampatang gastos yan na hindi mo maiiwasan. So I'm talking about the essentials. Minsan may mga tao na gusto ng specific breed, meron naman ng mga tao na hindi kailangan na may breed yung aso. Halo-halo yung breed ng aso ko and meron din akong asong Pinoy. Meron akong na-rescue, meron akong in-adopt, meron din akong nabili. Una pa lang, kung bumili ka ng tuta, yung pagbili mo pa lang, meron ng gastos yun. Siyempre, nagbayad ka dun sa breeder or bumili ka dun sa pet shop. Depende yan kung anong breed yung nabili mo. Pwedeng mag-range yan ng 5,000, 7,000, 10,000 hanggang mahal
20,000, 30,000, 80,000, 100,000. Meron pang mga nag-i-import ng mga aso na maabot ng hanggang kalahating milyon. Or minsan, mas mataas pa. Pagdating sa iyo ng aso mo, syempre, meron niyang mga immunization na kailangan. So, magpapavaccine ka. Ang pinaka-normal na vaccination ng aso ay 5-in-1. So, kung 2 tayong nakuha mo, malamang magpavaccine ka pa ng 5-in-1 ng 3 to 5 times. Depende yan sa veterinaryo mo. Magkano nga ba ang pagpapavaccine ng 5-in-1? Nagre-range yan ng 350 to 600 pesos. Minsan may mas mataas pa, depende kung social yung vet clinic na pinuntahan mo. Minimum would be 3 beses ka magpa-vaccine ng 5-in-1. Ito ay protection nila sa mga common viruses na pwede nilang ma-acquire. Gusto natin syempre na may panlaban yung katawan nila. Syempre, nasa law natin and kailangan din talaga ng mga aso natin yung anti-rabies vaccine. Nagre-range din ito around 400 to 600. Yung iba pumupunta sa veterinary office ng city nila or ng town nila dahil doon dapat may mga libreng anti-rabies vaccination. Kung walang anti-rabies yung aso mo, tapos makakagat pa yung aso mo, mas matinding gastos yun. 5-in-1 mo tapos anti-rabies mo on the first initial year, tapos every year yan, may booster pa yan. So, additional gastos yon sa inyo. Siyempre, dapat kumakain din yung aso mo. Lalo na kapag ganito ang aso mo, napakatakaw nito, kakain ng kakain. But okay lang kahit kumain ng kumain yan kasi love na love ni daddy yan. May mga dog owners, they prefer feeding their dogs dog food. So sa market ngayon, ang napapansin ko, per kilo would be 90 pesos and it can go as high as 140, 160 pesos. Minsan may 200 pesos pa per kilo. Depende yan sa gusto mong ipakain sa aso mo. Meron din namang per sack na mas nakakatipid ka na magre-range yung 20 kilos na 1,100 pesos for 20 kilos hanggang 3,500 hanggang 5,000 per sack. Depende rin naman yung gastos nyo sa dog food sa laki ng aso nyo. May maliit na aso, syempre maliit lang, konti lang yung kakainin niya. May malaking aso kagaya nito na kayang umubos ng kalahating kilo hanggang 3/4 kilo sa isang kainan. Kasi matakaw si Akiya, di ba? Takaw ka? May mga dog owners naman na cook food yung binibigay nila or sinasama nila sa pagkain nila. Ibig sabihin, parang tinatapong, okay? Ibig sabihin, kung halimbawa ako magluluto ng rice, dadagdagan ko ng konti para sa aso ko tapos kung ano yung ulam namin, yun yung sinasali nila. But if you would ask me, what do I feed my dogs? I feed my dogs dog food. Medyo magastos, but sulit naman because the nutrients na nakukuha ng aso ko ay kompleto. Nagbibigay din ako ng vitamins. Yung vitamins na binibigay ko, siguro it'll range from around 1,000 to 2,000 per month. The reason why I do that, kasi gusto ko mas healthy yung mga aso ko. Meaning to say, sineset up ko yung mga aso ko na kaya nilang labanan yung mga sakit para hindi sila tamaan ng sakit kasi mas magastos yung vet bills. In fact, sa mga aso ko, si Akiya pa lang ang na-confine. Wala pang na kakasakit sa mga aso ko. I've been doing this for more than 2 decades and wala nagkakasakit. Sila Inka, Isko, hindi pa yan ako confine kasi generally healthy naman yung mga aso ko. In fact, Akiya is generally healthy. Kaya nga sabi nung doktor, pwede agad siyang i-surgery even if 10 years old na siya. Nung tinest siya dun sa hospital, okay yung kidney niya, okay yung liver niya, okay yung lungs niya, okay yung blood niya. Lahat naman okay. Kaso, minalas lang talaga kasi tinamaan siya ng cancer. And ito, essential to para sa akin. Hindi ko alam kung madaming gumagawa nito, but this is essential for me and my dogs. Yung tick and flea. Kasi sa tick and flea, pwede silang magkasakit and ayaw ko talaga nagkakagrapata yung mga aso ko. So, meron silang monthly maintenance ng tick and flea. And normally, ang presyo niyan ay 400 to 600. Depende yan sa size ng aso mo. That's one less worry for me. Na, okay, baka nakagat ng garapata, magkaroon ng ehrlichiosis o kaya ganito, di ba? So, at least, kampante ako na hindi sila magkakaroon ng sakit galing sa garapata. Siyempre, kasama mo yung aso mo, madalas. Alam nga namang hindi mo paliguan yan.
di ba? Babaho yan. Kagaya ng sa akin, once a week. So, kailangan mo yan ng dog soap o kaya dog shampoo. Ilalagay mo rin yan sa gastos. Magkano nga ba ang mga dog soap sa market ngayon? Siguro ranging from 100 to 200. Pag dog shampoo naman, mga 200 to 400 to 500. Depende pa. Minsan may mas mahal pa. Kagaya nung shampoo nila, Kia, medyo may whitening yun. So, medyo mahal yun. Ayaw ko na magkakasakit yung mga aso ko kasi stressful yun para sa kanila and stressful din yun para sa akin. Kahit na ayaw kong mangyari yun, lagi akong may savings para sa mga aso ko. Meaning to say, emergency funds nila yan. Para sa akin, responsibilidad ko yan. Nung kumuha ako ng aso, para lang yung pag-aalaga ng anak. Hindi naman pag nagka-anak ka, yung anak mo, pakainin mo na lang, paliguan mo na lang, gano'n na lang. Kasi meron yung mag-aaral yan, elementary, high school, college, madaming gastos. Mas mahirap kung magkasakit pa yung anak mo. Diba? So, tandaan natin, kapag kumuha ka ng aso, it's this almost the same thing as having a kid. Na kailangan pinaghahandaan mo yung mga susunod na araw, yung susunod na taon. Compute tayo. Sa vaccinations na 5-in-1, 350 times 3 times. 1,050 na yon. Plus 400 for anti-rabies. Plus, pagkain ng aso ko, si Akiya, ang pagkain niya ay umabot ng 2,700 a month. Ilista ko na nga kasi itatimes natin to sa 12 eh. Kasi siya ay kumakain buong taon. Hindi naman siya kumakain ng, okay, 1 month lang sa isang taon. So sa food ni Akiya, sa isang taon, siya ay gumagastos na ng 32,400. Vitamins, 1,000 per month. Okay? And that's 12 months. Dilagay natin sa 12,000. Okay? 12,000 para kay Akiya. Okay? Grooming essentials. Medyo matindi to kay Akiya. Ang shampoo niya sa isang buwan, isang bottle. Naubos niya yung isang bottle. It's around 415 one month. Okay? 415 one month. Times natin yan sa 12. 5,400. Ngayon, tick and flea, that's monthly rin. Kay Akiya, nasa 550 siya alam ko. Kasi sabi ko nga, depende dun sa weight ng aso mo yung tick and flea. Tinetake ni Akiya ay chewable. 550 times 12, that's 6,600. So sa so first year ni Akiya, ito ang gastos niya. Tandaan nyo guys, kay Akiya pa lang to. And ito ang kinalabasan. 57,850 in 1 year. I-multiply kaya natin ito na 10 taon na si Akiya, no? 570,850. Lampas kalahating milyon ang ginastos mo sa buhay mo. Wala pa dito ito. And ito ang kanyang bill. Medyo nagulat ako, na-shock ako. Pero because I never had a bill like this for my dogs. 10,000 deposit. I paid additional 35,543. So that's 45,543 and 400. Okay, so that's 45,943. So almost 46,000. So yun yung nagastos ko sa pagpapasurgery kay Akiya. Basta mas maging okay ka lang, di ba? Gusto ko, mapunta tayo sa bottom line. Bottom line. Ang bottom line ay kapag nagdesisyon kang mag-alaga ng aso, may kasamang mga responsibilidad dyan. Hindi lang sa pagpapakain, pagbibigay ng shelter, but pati yung medical needs nila, kailangan mong mapunan. Eh ako, wala akong masyadong kaya. Mahirap lang kami. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng mag-alaga ng aso. Hindi, pwede naman. What I'm trying to tell you is, the moment you decide to get a dog, you need to embrace the responsibility. Kahit na may cancer si Akiya, we will fight it out and then we will make sure that Akiya will be happier, hopefully healthier. Gagawin namin yung lahat. Gusto nyo pang manood ng mga videos namin, hit like and subscribe sa aming YouTube channel at wag na wag kakalimutan ang social media account sa Facebook at sa Instagram. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel, Lestreza Panta.